Parang po yan. Yun ang hunting knife. Sir. Hunting knife? Yes. Sir. Saan gawa ito? Yun ang hinahunting nila. Ginuha yung ipin sa ginamit ng handel. Oh, okay. Saka yung ipon naman yung malaking ipon. Ang bungangat. Ah, ito galing sa ibon to? Opo. Tapos ito, talagang ginawa niyo po yan. Opo, na... yun ang hunting knife. Ang tagal-tagal na ito, yan. Ito, pinukpok niyo lang to? Pinukpok lang to? Okay, sir. Oo, pinipitya. Pinapanday sila. Yung pumapanday ng ganyan. Bigat to. For display lang siya. Bigat talaga. Hindi, hunting knife talaga. Ito talaga yung ginagamit nila. Ilan na po napatay nito? Ay! Kanon, hindi ko po, hindi ko po sasabihin. O, pero... hindi ko alam kasi yung asawa ko siyang gumagamit ng ganito. Ito yung hinanting niya, ginamit sa ano, linagay dito sa handel. Buti hindi niya siya hinhunting pag nang bababa. Ay, hindi. Eh, no? O, buti nga, sir. Galing, no? Yung tanong ko lang po, dito po ang tama ba ang pagkakaintindi po? Pag, 'di ba Ifugao to? Ito. So ang lahi niyo. Tama. Ifugao din. Tama. Tama po, no? Opo. Pag nasa mountain yung ibaloy, iba rin, ibarin, po 'yun. Oh, iba rin ang salita nila. Iba rin ang salita. Opo, sir. Sa Ifugao. Yung mga taga-Kalinga po, iba rin 'yun. Iba rin 'yo. Opo. Okay. Pero lahat po yun, igurot. Ay, opo, yung doon sa Kalinga, saka sa Dihol Colderiel. Basta car po? Opo, sir. Igurot po lahat yun. Mapaibaloy, mapaifugao, no? Okay, mapa sa Kalinga. Sir. Ah, doon kasi ako nalilito. Hindi kasi ako, nangungupi lang kasi ako dati yun eh. Ganyan. Opo. Pagka wala, pagka hindi po kayo nag-work dito, nasan po kayo? Nasa bahay, may ano, nagpapalis ng wood carving sa mga livelihood. Opo. Ah, okay. Tinutulungan yung mga ano, anak namin gumagawa ng wood carving. Kung ito kaya mi pa namin ang mag-ano, tumulong dito. Tumutulong po kayo. Opo. Ibig sabihin po, dito sa Banaue, yung primary na kabuhayan talaga is tourism na rin, no? Yes. Okay. Yung mga nagtatanim po dyan, andun pa rin naman sila, di ba? Andun pa sila. Pero ngayon po, sir, hindi pa kami nag-umpisa kasi yung irrigation, hindi pa naayos. Hindi pa naayos. Panggaling source yung tubig na pag-supply sa rice terraces. Kaya hindi namin... Hindi pa naayos. Opo. Naayos pa sila. Ayun o, yung mga kabiti doon, opo, naayos para may daanan ng tubig. Para supplyin yung ano, rice terraces namin. Ah, okay. Kaya pala yung ibang rice terraces medyo tuyo pa. O guys, ayan ah. Ayan na yung mga tanong nyo. Kaya pala yung ibang rice terraces medyo tuyo kasi irrigation nila ginagawa pa. Oh, yung problema. Oo, ginagawa pa. Opo, sir. Sa likod po niyan, di ba pag sinabing batad, yun yung tinetrekking, di ba? Sa likod po yun. Iba sa batad. Kasi ano? Malayo yun dito. Malayo. Hindi ko, hindi po. Hindi kami nagpunta doon, okay, sir. Yeah. Iba yun? Iba yung batad? Iba, pero ano, maganda rin doon kasi yung walling sa mga rice terraces, ganda. Ito lang sa amin, parang ano, ano yun? Ganito lang, hindi stone ang walling. Ah, okay. Doon sa batad, maganda, pero stone walling yung ano. Ah, okay. Kumbaga parang pinayla po na. Ano. Opo. Ganda rin. Doon sa batad, tapos na sila nagtanim ng palay. Tapos na. Kaya green na green sa batad. Ah, okay. Opo, ngayon. So yun talaga yung pinaka-problema na sa irrigation po. Irrigation ang problema namin. Magtanim kami kapag naayos yung irrigation, paggalingan yung tubig, opo, para gamitin sa planting rice. Okay. Ayan. Nabalikan ko po kay mamaya. Ha? Sige. I-picturean ko lang po itong mga bagets na to. Sige, sir. Ayos. Hopefully po. Gusto ko yan. Sana jungle life yan. Sarap saksakin ng mga...